tumayo na po ang lahat. Alin naman anakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog, Panginoong napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina man anakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain. At ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan. Tingnat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para.
at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at nang akin ding marinig ang tinig mong ginuntuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hodeya. Pagdating sa bahay ni Elizacarias, binatin niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ilang araw na lamang po ay Pasko na. Alam ko po na marami sa atin ngayon, parang kanina, kaya ganito na ang aking boses, na Christmas party ang ating mga street dwellers, ang mga vendors, at nagbigay na rin tayo sa ating mga miyembro ng iba't ibang BEC group.
Kaya kabi-kabila na po ang mga party, kabi-kabila na ang mga bigayan. Pero sana wag nating kalilimutan, ang panahon ng Pasko ay hindi lang tungkol sa anong matatanggap mo. Hindi lang sa kung anong makukuha mo. Sana pare-pareho tayo. Maniwala pa rin tayo na lahat tayo may maibibigay pa rin. Hindi lang tayo tatanggap. Hindi lang tayo hihingi. Sana ngayong Pasko, hangarin mo rin, paniwalaan mo ulit na may maibibigay ka. Pagkatapos nating marinig nitong mga nagdaang araw, ang kwento tungkol kay Maria, kung paano siya binigyan ng Diyos ng kadakilaan, kung paano binigyan ng Diyos si Maria ng magandang balita. Narinig natin yan, dinalaw ng anghel si Maria, binigyan siya ng Diyos ng good news, magiging nanay ka. Pero mga kapatid, sa araw na ito, ang binigyan ng mabuting balita ay nagbigay ng mabuting balita. Ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, na nung siya ay tumanggap ng biyaya, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Minsan, gagawin natin lahat para hindi tayo mapansin na yumayaman na, na umuunlad na, na may pera na. Pero si Maria, hindi siya naglihim. Kaya dinalaw niya ang kanyang pinsang si Elizabeth upang ibahagi sa kanya ang natanggap niyang biyaya. Ang tumanggap ng mabuting balita ay nagbibigay ngayon ng mabuting balita. Alam niyo yung tagpo nila? Walang dramatic intro. Walang grand entrance. Hindi sa special na venue. Ang tagpo ng magpinsang Elizabeth ay Maria ay isang pagtatagpo ng pagbati ng kagalakan at pag-asa. Pinagpala ka sa babaeng lahat, Maria. Walang halong bola, walang kasamang inggit, hindi bitter. Kumbaga sa panahon natin ngayon, yung bati ni Elizabeth kay Maria, masaya ko para sa iyo. I am happy for you. Sige nga, kailan mo huling nasabi, naramdaman yan para sa iba? Masaya ka ba para sa kapatid mo? Masaya ka ba para sa asawa mo? Masaya ka ba para sa mga kasama mo? Masaya ka ba para sa ibang tao? Mag-iingat ka. Baka ikaw ay dalawin at sirain ng inggit. Insecurity. Huwag kang bitter. Next time, you can be better. Sino nga ba ang huling taong bumati sa iyo na nagpangiti sa iyo? Na nagpalakas ng loob mo? Mga kapatid, mag-iingat tayo. Sa panahon ngayon na napakalakas na ang bilis ng ikot ng mundo ng social media, kung saan marami kang pwedeng makita, marami kang pwedeng mabasa, minsan, ang bilis mong magpa-apekto. Ang bilis mong magpadala. Feeling mo, yung nabasa mo, para sa'yo. Tungkol sa'yo. Huwag feeling sikat. Araw-araw, marami silang masasabi. Araw-araw, iba-iba ang babati sa'yo. Pero hindi pwedeng lahat imamain mo. Sana intindihin mo, pansinin mong mabuti ang mga taong katulad ng magpinsang Maria at Elizabeth. Mga taong kahit minsan mo lang makita,
mga taong lagi mo mang nakikita, nagbibigay naman sa iyo ng pagbati, ng pag-asa. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, ngayong Pasko, siguro, isa ito sa magandang maibibigay mo. Bigyan mo ng pagbati, ng pag-asa, ng kagalakan, ng pagmamahal ang iba. Sa may tough, may isang eskwelahan doon, ang laki ng nakasulat, be the gift. Lahat tayo may maibibigay. At isa dyan, at una dyan, ang magandang pagbati mo ng katotohanan, ng kabutihan, at pag-asa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama sa nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Ang ating pong itutugon, maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating makapang labis sa nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ama naming maawain, ipinadarama mo po ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang aming puso.
mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilalahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcements. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong, donasyon, pinansyal at material. Kahit po meron kayong sari-sariling pangangailangan at kakulangan, salamat at kayo po'y nagbabahagi at nag-aambag pa rin ng inyong kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,